Samantalang naroroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria. At isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at hiniga sa isang sabsaba, sapagkat wala nang lugar para sa kanila sa bahay pa rin. Mga kapananampalataya at kadebosyon dito sa St. Mary's Church dito sa Dubai, malapit na po dumating ang pinakamasayang araw sa kalendaryong Kristiyano, ang araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Yesus, ang Anak ng Diyos. Sa paghahandang ito, tulad ng ating nakaugalian, magkakaroon po tayo ng simbang gabi. Siyam na gabi ng paghahanda ng ating puso't isipan, paghahanda ng ating buhay. Siyam na gabi ng panalangin. Siyam na gabi ng pagninilay sa pag-ibig ng Diyos. Siyam na gabi ng pagninilay sa kanyang kababaang loob, sa kanyang pagkakatawang tao. Siyam na gabi ng pagninilay ng katuparan ng pangako ng Diyos. Siyam na gabi ng pagninilay ng pagbibigay ng Diyos ng kanyang anak para sa atin. Mga kapatid, ang simbang gabi po natin ay magsisimula mula December 15 hanggang December 23 tuwing ika-alas 8 ng gabi. Ito po ay live stream via online. Ito po ay ating makikita sa SMC Filipino Facebook page. Kaya mga kapatid, inaanyahan ko po kayong lahat na makibahagi sa ating pagdiriwang ng simbang gabi. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Hi, I'm Jerry Tagapigon. Hi, I'm Dujoy, galing sa Bukidnon. Pearl from Negros Oriental. At ako si Ted from Davao. And we joyfully serve in Lingkod, Dubai. Ang Lingkod ng Panginoon, or simply Lingkod, is a Catholic movement of single young professionals who live fully for Jesus Christ as His disciples do. Faithfulness to daily prayer, regularly reading and meditating on God's Word in Scripture, living a life of righteousness, free from serious sin, and active participation in the life of the Church. We live with committed relationship with others by supporting and living the way of life of Lingkod, participating and in being faithful to my action group and other meeting of Lingkod, loving the brothers and sisters in Lingkod, living in right relationship with my family members, to live a life of dedicated Christian service by giving generously of my time and gifts to serve in daily life and outreach work of Lingkod, calling others to a full life in Jesus Christ, and building up the members of the body. To work towards the transformation of my workplace and society by putting good order in my present life and work, making Christ present in my place of work, being a good steward of all resources entrusted to me, standing up against unrighteousness and immorality, and relating injustice to all men, taking an active concern for the poor and the needy.
Lingkod Dubai. Kinakagma kong mamigpinan ka mo. Ikinahimuot kong mahimamat mo. Kinagagalak namin kayong makilala. Nice to meet you. Blessed day to all. I am Brother Jero of Ang Lingkod ng Panginoon Dubai, and this is Testimonials. Well, my life before is a good life, no? Complete family, having enough for everyday needs, goes to mass every Sunday, and you know, tries to be a good person every now and then. And yeah, that's my life before community. The gift that I received when I joined our community is Jesus, the gift of Jesus and the promise of heaven. Jesus before was just but a distant God, but through our life in the community, He drew near and established a relationship with me. The promise of heaven is now the goal in life. And because knowing that everything else will pass away, but the promise of eternal life in heaven will not. And I believe then that it is the fullness of life. It changed my life for the better, but it's still not, no, exempted from the challenges of this life. There is just this trust and peace that whatever happens, good or bad, He will be with me. And it helped me to strive, no, to be the best version of myself, even if it means to be in stages. And I believe that I am still a work in progress, and God will bring me from one glory to another and complete His work in me. I believe Simbang Gabi is one of the best ways to prepare our hearts to receive Jesus and be like the manger. Like the manger, it's not perfect, it's not the best place to be, yet Jesus, no, chose to be born
in a manger. It is just very inspiring to be reminded that amidst the busy life and the hustle and bustle of the city, you can quiet down and experience Jesus with the faithful for 9 fruitful and blissful nights. Oh, tara na! Simbang gabi na! See you there! Magandang gabi sa iyo, Felix. Sa iyo rin, Kate. Nandito tayo ngayon para sa 5th day ng ating Catiflix Simbang Gabi, Panahon ng Adbyento, the time of waiting and watching for the coming of the Messiah. Felix, do you hear that song? Yes, Kate. That song is very old. I hear it every time during Christmas season. Yes, Felix. But have you carefully listened to the lyrics? Because that ancient song packs all the Advent theme and ultimately catches the fundamental Christian truth. Kate, ano ba yung fundamental Christian truth? Felix, the fundamental Christian truth is that God became one of us to redeem us from being captives of our human dysfunction. Ang ibig mong sabihin, Kate? Na ang Diyos ay nagkatawang tao para tayo iligtas sa pagkabilanggo sa kasalanan? Absolutely! Alam mo, Felix, people in the ancient world were so terrified of being held captive. The constant fear of never coming back home, of being cruelly treated, abused, tortured, or even killed. They just held on to hope against all hope that someone from the outside might rescue them and set them free. Kahit ang mga Israelita, God's own people, were once held captive in Babylon for 70 years, almost losing hope. They themselves cried out to God for a savior. Kate, bakit pa tayo dumaraan sa Advent? Excited na tayong lahat para sa pagdiriwang ng Pasko. Di ba pwedeng Christmas na kaagad? You know, Felix, the biggest challenge during this Advent season is to feel our need of a Savior. Ulitin ko, Felix, to feel our need of a Savior. Until we feel like prisoners, being held captive, unable to save ourselves, we will not be able to sing that Advent song with full conviction. Kate, paano ko naman mararamdaman na prisoner ako? Hindi naman ako nakabilanggo. I'm free, like Morgan Freeman. Ang ibig kong sabihin, Felix, to be caught in the spider web like bondage of sin is like being a prisoner, unable to break free. Sin has compromised us in such a fundamental way that we become dysfunctional. Ito ay maaaring addiction to something that we cannot break free from. Ganun ba yun, Kate? So, ano dapat ang kondisyon ng puso natin sa panahon ng Advent? Felix, ang Advent ay parang Lent din. Advent is also a penitential season. It is also a time of prayerful contemplation and acknowledgement that we are sinners. Kung si Jesus ay para sa atin isang propeta lamang, o great teacher, o spiritual leader lang, then we are not giving justice to the Bible. The Bible presents Jesus not only as a teacher or great prophet, but as a savior. Kate, kailangan pala, during this Advent, we must have this deep realization inside us that we are prisoners in captivity. Having a contrite, humble, and remorseful heart is the best disposition during this Advent. Tama, Felix. We wait and we hope. Only then we are ready to observe Advent and to celebrate Christmas. Dito po nagtatapos ang ating usapan ngayong gabi. See you all tomorrow night at isang masaya at mapagpalang simbang gabi.
Maraming maraming salamat po sa ating choir, ang Christian Voices Choral na naghandog sa atin ng mga masasayang awiting Pamaskong sadyang nagpapanabik lalo sa atin sa pagdating ng Kapaskuhan. Sa lahat po na naghihintay sa ating pagdiriwang sa SMC Filipino FB page, isang mabiyayang gabi po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang gabi na na ating siyam na pagnonobena para sa simbang gabi. Inaanyayahan po ang lahat na ihanda ang sarili sa pag-uumpisa ng ating banal na misa. Damhin natin ang presensya ng ating Panginoon at hingin ang buong pagpapala. Itaas natin sa ating Panginoon ang mga dalangin at kahilingan ng ating mga kapatid na nag-aalay ng pasasalamat, natatanging kahilingan, humihiling ng agarang paggaling, kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga yumao, at sa lahat ng mga kababayan nating biktima ng bagyong Odette. Ang misa sa araw na ito ay tinatawag ding Misa Oria o Ginintuang Misa. Ipinagdiriwang ang Misa Oria noon ng may malaking kapistahan. Nakasulat sa ginto ang malalaking titik ng ebanghelyong babasahin sa aklat at maliwanag ang mga kandila sa buong misa. Ang kapistahan, mga titik na ginto at liwanag ng mga kandila ay mga pagpapahayag ng dakilang biyayang idinulot ng mga salita ng Anghel Gabriel at ng tugon ni Maria. Ngayon di ipapahayag ang simula ng buhay ni Jesus, ang salitang nagkatawang tao. Magsitayo po ang lahat para sa pagsisimula ng banal na pagdiriwang. Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo. Mga kapatid, naway sumaiyo inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa ikalimang gabi na po tayo ng ating paghahanda para sa selebrasyon ng kapanganakan ng ating Panginoon. At sinanarinig natin sa Ebanghelyo, ito ay Misa Aurea. Ibig sabihin, Golden Mass, sapagkat sa ating Ebanghelyo ay ang pagsagot ng Mahal na Birheng Maria sa misyon na ibinigay sa kanya ng Diyos, na siya ay magiging ina ng anak ng Diyos. Kaya sa diwang ito, mga kapatid, upang tayo po ay maging marapat sa ating banal na pagdiriwang, ang pagdiriwang ng pag-ibig ng Diyos sa ating lahat, ang pagdiriwang po ng Eucharistia, aminin po muna natin ang ating managawang pagkakamali at pagkakasala. At hingin natin ang awa at kapatawaran na nagmumula sa ating mapagmahal na Diyos. Lahat po tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria,
sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Aming makapangyarihan, ang inyong salitang nananahan sa inyong kaibuturan ay dinala sa sinapupunan ng Birheng Kalinis-linisan noong tanggapin niya ang mabuting balitang hatid ng anghel at siya'y lukuban ng Espiritu Santo bilang inyong tahanan. Katulad ng mahal na Birhen, matanggap nawa naming magpakumbaba na sundin ang inyong loob. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagbasa.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit. Sumagot si Akas, hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon. Sinabi ni Isaías, pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon'y darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoon'y darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Ang Panginoon'y darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok ng tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Panginoon'y darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoong Diyos, pagpalain siya, ililigtas siya't pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginoon'y darating, siya'y dakilang hari natin. Magsitayo po ang lahat para sa pagpapahayag ng mabuting balita. Sumaiyo inyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono na kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman.
at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao. Sapagkat walang hindi makapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, dahan-dahan na pong nagbubukas ang misteryo ng pagkatao ni Jesus. Ano po? Sa liturhiya ng simbahan, sa simula December 17, at narinig natin yung talaan ng lahi ni Jesus. Ang December 18 ay ang Annunciation to Saint Joseph. Kahapon, dapat ang Ebanghelyo ay tungkol sa Annunciation to Zechariah. Pero dahil ay Linggo, kaya ang celebration ay Fourth Sunday of Advent at ang Ebanghelyo ay tungkol sa pagdalaw ni Maria, okay, kay sa kanyang pinsan na si Elizabeth. Ulitin ko, sana kahapon ay Annunciation to Zechariah. Ngayon ay Annunciation to the Blessed Virgin. Okay? At makikita natin ang detalye na ibinigay sa atin ni San Lucas. Kaya yung iba nagtatanong, paano kaya nalaman ni San Lucas ang kwentong ito? Ano po? Napaka-detailed yung kwento ni San Lucas sa pagbabalita ng anghel. Paano niya nalaman? Ano po? Sa kanyang introduction sa Ebanghelyo, ito ang kanyang sinabi. Kagalang-galang na Teofilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa kalagitnaan namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa itinuro sa amin ng mga tao na buhat pa sa pasimula ay nakasaksi nito at nangaral ng mabuting balita. Kaya't matapos kong suriin ng buong ingat ang lahat ng pangyayari buhat pa sa pasimula, minabuti kong sumulat din ng isang maayos na salaysay para sa inyo upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga itinuro sa inyo. Ang ibang eksperto sa Biblia, sabi nila na posible na ang mahal na birhen ay buhay pa at nakausap mismo ni San Lucas. Isang teorya lang. Kaya, maliban doon sa inspirasyon ng Espiritu Santo, ganito na lamang ang detalye na sinulat ni San Lucas tungkol sa pagbabalita ng anghel sa mahal na birhen. Tatlong puntos po ang nais kong pagnilaya natin ngayong gabi. Ano po? Para ating matandaan, napakadali lang. PMA. Alam niyo po kung ano ibig sabihin? PMA? Alin po yun? Okay. Yes, yun nga po. Ano po? Una, ang pangalan ng dalaga. Pangalawa ay ang misyon ni Maria. At ang pangatlo ay ang anak ni Maria. Ano po? Ang pangalan ng dalaga. Sa Grego, sa original po, ang bati ng anghel ay Kyrie kekaritumene, ho kairos metasu. Ano po? Sinaliksik ng mga eksperto sa Biblia ang salitang kekaritumene. Kung mayroong ibang salita na ginamit ito sa ibang parte ng Biblia, ano po? Wala silang nakita. Ang salitang ito ay ginamit lamang
kay Maria. At ang translation ay, sa Latin, gratia plena. Full of grace. Kaya, kung titingnan natin, ang pangalan ng babae, una, sabi ni San Lucas, ay Maria. Pero ang tawag sa kanya ng anghel ay kay Caritumene, full of grace. At alam natin, ang kwento sa Biblia, pag pinalitan ang pangalan, ay may bagong misyon. Di po ba? Si Abram ay naging Abraham. Si Jacob ay naging Israel. Si Simon ay naging Pedro. At si Maria, ang kanyang pangalan ay Kekaritumene. Ibig sabihin, full of grace. Pag puno ng grasya, walang kulang. Ano po? Puno ng grasya si Maria, kaya siya ang pinili na maging ina ng anak ng Diyos. Kaya, yun po ang kanyang misyon na maging ina ng Diyos. At sinabi natin na ang pagiging ina ay hindi karapatan, kundi isang biyaya, isang regalo. Paano ang isang babae ay magiging ina? Ang sabi ni San Lucas, may dalawang elemento. Ano sabi ng anghel? Dalawa. Pag sabi niya kay Maria, ikaw ay maglilihi at manganganak. You will conceive and bear a son. Kaya para kumpleto ang pagiging biological mother, dapat ang babae ay magdadalang tao at manganganak. Dalawang elemento. Dapat kumpleto. Sapagkat pag absent ang isa, ibig sabihin, incomplete motherhood. For example, ang isang babae ay nagdalang tao. First element. Kanyang ipinalaglag. Kanyang ipinabort. Makiklaim ba ng isang babae na siya ay isang ina? Pangalawa, ang famous po ngayon, sapagkat gusto na magkaanak na mag-asawa ay humihingi sila ng tulong sa siyensya. Di po ba? Ang in vitro fertilization. Ano po? At alam natin na mahaba ang proseso, legal at medical. Di po ba? Sa medical, dapat ang surrogate mother ay dumaan sa medical examinations, dapat siya ay healthy. Di po ba? At kung ano-ano pa. Sa legal ay dapat may pipirmahan siya na hindi siya dapat magpakilala. At marami pa iba magpakilala sa anak. No, sa ibig sabihin yung dadalhin niya, wala siyang dapat i-claim at kung ano-ano pa. Mahabang proseso. Okay? Pero dahil idadaan doon sa laboratorio, pagkatapos yan, ang surrogate mother, ready na, fertilized egg, ay i-implant doon sa kanyang sinapupunan. Ang surrogate mother ba can claim that she is a mother? Sapagkat siya ay hindi nag-conceive. Kinonceive ito sa laboratorio. At mga kapatid, sa titingnan natin ang risk ng nagpapa IBF, ano po? Multiple births, premature delivery and low birth weight, ovarian hyperstimulation syndrome, miscarriage, egg retrieval procedure complications, ectopic pregnancy, birth defects. Yung iba ay nagka-cancer. Yung iba ay stress, emotionally, physically, and so on and so forth. Mga kapatid, ito ang mga elemento na ating titingnan. Okay, sa mga kapatid natin na may mga asawa na gusto nilang magkaroon ng anak. To have a complete maternity, ang dalawang elemento. You have to conceive and give birth to your child. At si Maria, nangyari ito.
po ba? Siya ang ina ng Diyos. Ito ang kanyang misyon. Pangatlo, ang anak ni Maria, hindi po ang anak ni Janice. Ano po? Anong description? Ang sabi ni Anghel Gabriel, ano po? Ang katangian ng anak ni Maria, siya ay magiging dakila. Your son will be great. At tatawaging kataas-taasan, anak ng kataas-taasan, son of the most high, meaning son of God. Uulitin natin, sapagkat nung December 17 ay ang talaan ng kanyang pinanggalingan bilang isang tao. Dito ay pinapahayag ni Anghel Gabriel na siya ay anak ng kataas-taasan. Son of God, begotten, not appointed. Okay? Sapagkat doon sa Davao, may nagki-claim that he is the appointed Son of God. Okay? Pero si Jesucristo, ito ang anak ni Maria, ay tatawaging anak ng kataas-taasan. Pangatlo, ito po, ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Ibig sabihin, kung ibibigay ang trono, ang anak ni Maria ay isang hari. Pang-apat, okay, maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Everlasting kingdom. At fulfillment ng prophecy o pangako ng Diyos kay David na hindi matatapos ang kanyang paghahari. Kaya ito ang apat na description ni Anghel Gabriel kay Maria tungkol sa kanyang anak. Siya ay dakila, anak ng kataas-taasan, isang hari, at ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Mga kapatid, dahan-dahan ipinapakilala sa atin si Jesus bilang tunay na tao at tunay na Diyos. Kaya ang mga nagsasabi diyan si Jesus ay tao, tama po. Pero kulang sapagkat si Jesus ay anak ng Diyos na dumaan sa sinapupunan ni Maria. Mga kapatid, pag nakapunta kayo doon sa Israel, sa tawag dito, sa Church of the Annunciation, ano po? Pumasok kayo doon sa loob at makikita ninyo doon sa may altar sa baba, may nakasulat doon sa Latin. Sapagkat malapit lang 'yun ng bahay ni Maria, no? Lakarin lang. At sabi doon sa tradisyon at nakasulat sa Latin, Verbum caro hic factum est. Here, the Word became flesh. Dahil sa fiat ng mahal na Birhen. Mga kapatid, tuwing nagdiriwang tayo ng Eucharistia, masasabi natin, Verbum caro hic factum est. Sapagkat dito, nagiging laman at dugo ng Diyos ang tinapay at alak. Amen. Magsitayo po sila. Dumudulog kami sa iyo, Ama, upang tulad ni Maria, matanggap namin ng bukal sa aming puso ang bawat kaloob mo sa aming buhay. Tayo'y manalangin ang ating itutugon. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Dumudulog kami sa iyo, Ama, upang makinig nawa ang bawat pinuno ng simbahan tulad ni Maria sa iyong salitang nangungusap sa pamamagitan ng pamumuhay ng bawat mananampalataya, manalangin tayo.
Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Magkaroon nawa ng karagdagang karunungan, katapatan at malasakit ang mga namamahala sa gobyerno. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Patatagin at gabayan nawa ng Espiritu Santo ang mga mag-anak na di makakapagsama-sama ngayong Pasko, lalo na ang mga pamilya ng mga migrante. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Lumagi nawa sa lahat ng mga ina upang kanilang maging lakas at nang mapalaki nila ang kani-kanilang mga anak bilang mabuting Kristiyano at tapat na mamamayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Mangusap nawa sa bawat OFW ang mahal na Birhen upang sa tuwing ay madama ang makainang paggabay niya, malambungan nawa ang lahat ng kaniyang pagdamay at pagkalinga. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloyin mo, Ama, ang mga yumao naming kapatid sa langit, kasama ang mahal na Birhen, Maria, mga anghel at ang lahat ng mga banal. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama naming mapagpala, matularan nawa namin sa aming pamumuhay ang pananalig ni Maria sa inyong kabutihang loob. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang inyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpakindapat na kalugdan ninyo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama ninyo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kayo po ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo po ninyo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kaming nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng maanghel na nagsisiawit ng papuri sa inyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na maririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, kayo po ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng inyong Espiritu, gawin niyo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Kayo ay kanyang pinasalamatan. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Kayo ay kanyang muling pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oo, Jesus, naming mahal, iligtas mo kami. Ang ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak
Kaya tiniaalay po namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami inyong minarapan at tumayo sa inyong harap para sa inyo ang maglingkod. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin niyo po ang inyong simbahang laganap sa buong digdig. Kuspusin niyo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Paul na aming Obispo at ng Tanang Kaparian ang lahat ng mga relyoso at ng inyong piniling sambayanan. Alalahanin niyo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan niyo po sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawan din po ninyo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose na kanyang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa inyong ikararangal sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tagubilin na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, lakas loob nating ipahayag. Kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sa pagka sa'yo nagbumula ang kaharian at kapangyari. Panginoong Hesukristo, sinabi niyo po sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya.
at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban niyo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa ating lahat. Kapatid, ito po si Jesucristo, ang anak ni Maria. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi Diyo ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lalaki ang sangsong siya'y nakahimlay.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang inyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang sa pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpakindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob ninyong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Manatili po tayong nakatayo at sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin para sa mga ina. O Panginoong Diyos, nagpapasalamat kami para sa mga nanay at mga nagsisilbing ina ng tahanan. Salamat po sa kanilang sakripisyo at pag-aaruga sa kanilang mga pamilya. Ipinapanalangin namin na sila ay mabiyayaan ng iba yung lakas at gabayan mo nawa sila upang maipagpatuloy nila ang kanilang tungkulin bilang mga ilaw ng tahanan. Punuin nawa ninyo ang kanilang mga puso ng karunungan, pagmamahal, pag-uunawa at pagpapasensya. Maging matatag nawa sila at magkaroon ng pag-asa upang harapin ang maraming pagsumok at hamon sa buhay. Para sa mga ina na malayo sa kanilang pamilya, yakapin po ninyo sila upang maibsan ang pangungulila nila at kalungkutan. Madama nawa nila ang saya at diwa ng Pasko kahit na sila ay malayo sa kanilang pamilya. Maging huwaran nawa nila ang inang Maria upang maakay ang kanilang mga anak patungo kay Jesus. Amen. Dasalin po natin ang panalangin nating mga OFWs. Heavenly Father, my hope and my refuge, guide me on the right path that I may never wander away from you. Help me remember always the reason why I came to UAE. Strengthen me to bear the longing of being away from my loved ones. Deliver me from the temptations that come my way. Give me hope so that the vision of your blessings for my family is always before me. Protect me from all dangers that I may come home safely,
full of your wonderful blessings and overflowing with gratitude for all that you have done for me and my family. Amen. Magsipon po ang lahat para sa ilang mga paalaala. Ang atin pong infant Jesus ay tinanggap po kagabi nila Sister Anna and family. At ngayong gabi po, ang ating infant Jesus ay tatanggapin naman po nila Sis May and Brother Paul Fuentes and family. Magsitayo po ang lahat para sa huling pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Na ialay na po natin ang Eukaristiya, humayo tayong dala ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kaloob na aming alay sa mundo,
katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Laging tapat at laging tukol, narito handa kami, Panginoon. Narito handa kami, dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Oh, the fields we go, laughing all the way. The sun bottle ring, make his spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, now, 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 the ground is white, go it while we're gone. Take our girls tonight and sing the sleighing song. Get the bucktail made, 1040 is feet, and each into a room is made of something tickly. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Dashing, 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 dashing through the snow in a one-horse open sleigh. On the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, make his spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Merry Christmas! Mapayapang simbang gabi at maligayang Pasko sa ating lahat! Mapayapang simbang gabi at maligayang